Alright, good morning everyone. Okay, so for now, I'm going to show you how to explore how to organize your files in 00webhost.com. Okay, so nandito tayo ngayon sa page ng 00webhost.com. Ano? And we're going to log in using our Google account. Okay, so here, we're going to click here. Ano? And, yan. So, I'm going to use my account. And for sure, meron kayong mga account, ano. So, just use that. Ito na yung gagamitin ko. Para mapasok natin yung sa loob ng server. Okay, so we have an online server. Okay, so here, in my account, meron na akong dating nagawang website, ano. Which is the electricsystem.00webhostapp.com. That's my domain. Okay, ito yung domain ko, ano. And inside my domain, ano, ito yung sa server. Ayan. Kung saan, dito nakalagay yung ating mga files, ano. Dito natin nilalagay yung ating mga files. Okay. Yun siya nag-hold dun sa lahat ng ating laman ng website natin. Okay. So, we have here in our dashboard, in here sa tool natin. Ayan. Okay. Meron tayong file manager and database manager. Itong dalawa na to, ito yung kailangan natin para sa ating activity. Okay? So, we're going to create a PHP page connecting to our MySQL database. Okay? So, we have here another is we're going to open this one, file manager. Yan. Dito natin i-upload yung mga folder natin na ginawa natin ano offline. Kung pwede rin dito kayo on the spot gumawa. Okay. So we have here click upload. Alam niyo na to, ano, for you lang sa mga hindi pa nakakaalam, ano. Okay, how while loading. Ayan. So magpapakita dito yung ating folders sa loob ng PHP or public HTML. Dito nyo ilalagay class yung inyong mga folder. So, as you can see, may mga dati na akong folder dito. So, itong part na to, itong sa loob na to, class ng public.h_html, pwede kayo dito gumawa ng iba't ibang link. Ano? Iba't ibang link. Pwedeng, for example, itong my profile, isang system yan. Then, itong midterm, isang system yan. Yung final, isang system yan. Pwede yan class kung magkakaiba yung inyong mga system. Okay. So, since itong nung nakaraan, natapos na natin itong my profile, ano, which is yung website nyo to, ano, doon sa customized web, free web hosting, website ninyo, web templates ninyo, nilagay ko siya sa separate na folder. How to create a folder, nandito lang siya. Create new folder. Yan. I-click nyo lang yan. Then, set for file name. Then, for midterm, tapos na natin to class, ano, ito yung part na kung saan pinakita ko sa inyo online yung ating if and else command kung paano yung function niya. Okay. Then, pwede rin kayo dito create na ng new file or new PHP file. Ano? Online. Mas maganda na siguro dito sa online kasi hindi ko na maibigay sa inyo or hindi ko na maituro sa inyo offline yung sa Zoom kasi nga hindi naman lahat may computer, okay? So pwede na sa cellphone pero tiyagaan lang class, ano, kasi masyadong maliit yung sa cellphone ninyo. Kung if you want to learn, magtiyaga lang kayo, okay? And then meron na din tayong final, pero yun, ito yung next na gagawin natin, last activity natin na ibibigay ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo kung paano. Ano? But for the meantime, for this part, ano, is going to show you how to organize the file. So, ganito lang po yun, ano. Pag gusto mo naman, for example, create tayo ng new folder. For example, my final. Ayan. My final. Ayan. Yung folder natin, ano, then create. Then, dito natin ipapasok yung my final yan. Click natin itong my final. Dito natin ipapasok lahat nung PHP code natin. So, paano ba magkaroon ng PHP code? First, gawa tayo ng PHP page natin. So, ano yun first na ginagawa natin?
we have the index.php. So, create file. Yan, ito rin. Iba yung folder, iba yung file. So, click natin yung file and index.php. Yan. Laman yan ng index.php na yan. So, once na-click natin si my final, ano, or dun sa dinalaw natin yung ating website / my final, automatic po yan class na magpapakita yung result ng index.php. Okay, for now, wala munang laman yung ating index.php, ano, pero in future, ito yung magiging output niyan. Okay, so, bigyan ko muna kayo ng simple output nung ating my nung final natin. So, / ito yung domain ninyo, ah. Then, / final. Yan. And then, sorry. Yung final natin is big letter. Yung F. And then, enter. So, ito yung index natin. So, as you can see, clinic natin yung dinalaw natin yung folder natin na final doon kanina. And then, ito na yung nagpakita because this is from index. So, ito yung unang magpapakita dun sa ating page. Okay. So, ito yung unang gagawin natin. Ano? But before, plus, dito sa ating setup na to, ano? Sa setup natin na ganito, we're going to look for kung ano yung mga kailangan natin sa database. Ano? So, next kasi dito class is mag-create muna tayo ng ating database. Okay. So, since meron tayong login dito, meron tayong username, password, and then meron tayong mga fields dito na name, address, username, password. So, ito yung mga kailangan natin to build or to, yeah, to build our database. Ito yung mga field na kailangan natin. Okay? So, ilista natin siya. So, automatic yan, may ID yan, no? So, name, then address, yan, and then username and password. Okay, sinulat ko lang class. Ayan, so ito yung kakailangan natin na fields dun sa pag-create natin ng database. Okay, so i-close ko muna to and then balik tayo dito sa part na to kasi babalikan natin si file, si yan. Bago natin sulatan si index class, wala munang laman yan na gawa muna tayo ng ating database. Ayan, so let's do, ano, for my next video. Ano? Abangan nyo.